Previously on Rondick Vlogs. Nag-iisip pa rin ba kung pwede nang pumasok ng probinsya ng Quezon? Sa unang vlog natin para sa ating Byaheng Quezon ay pinakita ko dito ang mga pwedeng daanan pag kayo ay pumunta ng sa ngayon sa Quezon. Kami po ay nagmotor lamang papunta dito at pinakita ko sa vlog na to ang mga pwede ninyong ma-experience. Mapapanood yan dito sa vlog na quick ride papuntang Quezon province sa Ocean PEARL COTTAGES. Ang link po ay nasa taas at nasa description box. Naghahanap ka ba ng pwedeng pagbakasyonan ngayong panahon na to? Lalo pat lumuwag na ang mga restrictions sa ating mga lugar. Pwede na ba talagang pumasok dito sa Quezon? Well, nakahanap ako dito ng mura, sulit at talaga namang makakapag-unwind kayo kasama ng inyong pamilya, barkada o kahit ng iyong sarili lamang. Dito yan sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon Province. Dito kung saan sulit na sulit ang iyong budget at makakakain kayo ng mga freshly cooked seafoods na talaga namang makukuha lamang sa paligid ng lugar na ito. Ang lugar na ito ay isang floating cottage na kung saan pwede ninyong isama ang buong pamilya, barkada o kung sino man at mag-enjoy kayo sa kanilang mga videoke, sa kanilang amenities at sa mga pwede ninyong pang makitang iba't iba pang views. Dito lamang yan sa Ocean PEARL COTTAGES at gusto ko rin i-shout out ang owner nito na talaga namang inalagaan kami mula sa pagdating hanggang sa pag-uwi na si Miss Sharon o si Tita Sharon o si Ate Sharon. Ilalagay ko pa rin sa baba kung paano kayo magbubuk sa kanila pero you can search yung vlog natin tungkol dito sa Ocean PEARL COTTAGES sa title na Ocean PEARL COTTAGES Quezon Province's Hidden Paradise. Description box na lang po. Tara na! Biyahe tayo! Wait na, magkakapoto lang kami. Pauwi ay naisipan naming dumaan kaya kami sa Kamay ni Jesus. Total, nandito rin naman kami sa Quezon. I-waze na lang namin yung daan papunta doon. Medyo malayo pero sige lang. Try natin, nandito na rin naman tayo. Malakas ang ulan nung pauwi kami. Pero napansin namin na dito along papuntang Bitupang Manok, pag pala malakas ang ulan dito, nagkakaroon ng mga parang falls ang mga gilid-gilid. Aside sa mukhang park nga ang paligid, ay nagkakaroon ng biglang falls na katulad nito. Sobrang ganda, nakaka-relax yung tunog niya at yung itsura niya. Matik, nagkaroon ng falls bigla sa daan namin. Wala namang kaming nakitang falls around Quezon pero dito lang pala, sa Bitukang Manok, makakita ka ng falls sa gilid. Kaya naman hindi namin pinalampas ang pagkakataon at nag-picture-picture agad kami dito sa area na to. Isipin mo, wala kami in-expect ng mga falls na madadaanan pero onting ulan lang pala ang kailangan. Magkakaroon ng biglang falls ang Bitukang Manok. So anong tawag dito? Bitukang Manok Falls? Katulad niyan, nagkakaroon ng biglang malakas na tubig kapag malakas ang ulan along Bitukang Manok. So nakikita ninyo yung mga tao sa gilid. Sila yung mga nag-a-assist sa mga motorista. Binabatuhan sila ng mga barya, pera, minsan pagkain para bigyan sila ng treat sa kanilang tulong sa mga motorista. Malaking tulong ang binibigay nila dahil ginaguide nila ang mga motorista kung sino mauuna, kung sinong gigilid muna at kung merong danger sa aming dadaanan. So ito nga, katulad niyan, binabatuan sila ng mga barya bilang treat sa kanilang tulong. Ilang bayan din ang aming dinaanan until makakarating kami dito sa Lukban, Quezon, kung saan ay makikita ang Kamay ni Jesus Healing Church. Ito ay makikita dito sa Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Ano nga ba ang schedule
dito sa Kamay ni Jesus. Ang Kamay ni Jesus Healing Church ay merong mass schedule for Mondays to Fridays, 9 to 3:30pm. Saturday and Sunday, open na rin sila. Ang grotto naman ay may schedule lamang from Wednesday, Saturday, and Sunday lamang. No face mask and face shield, no entry. Hey guys, so ayan, along the way, dumaan muna kami dito sa Kamay ni Jesus sa Lukban, bayan ng Lukban, basta sa Quezon. So ayan, hindi na kami lalakad doon kasi pagod na po kami. So ayan, makapunta na ako dito nung college days, so sobrang ganda dito, no? Sana madala ko dito si mama at si papa, pero ayan, hindi na kami aakyat kasi nga malakas ang ulan, plus mahaba pa ang mabiyahe namin. So yun, magpipray na lang kami dito sa simbahan dito sa gilid, no? Entrance fee, wala. Parking fee ay 20 pesos. Tapos kailangan ng ano, ng face shield. Kahit di ako naka-face shield. Siyempre, mula. Blurry. So yun, merong church sa baba. May church po sa baba. Magpipray muna kami doon. Then we'll go na. So, marami rin parts dito. Yan. Ipapain mo na kami. No? Ano all, binabalikan. Ano pang hinihintay ninyo? Open na ang probinsya ng Quezon para sa inyo. Halika, bumiyahe na tayo. Isama na ang buong pamilya. Open na, pwede na. After 5 hours from Ocean Pearl Cottages, ay nakarating din kami ng munting lupa. At ito ang unang meal namin sa gabing ito. Sobrang pagod. Nakakapagod talaga, pero worth it ang biyaheng ito. Guys, please don't forget to subscribe, like and share, and please comment down below. Kwentuhan tayo kung meron kayong mga tanong. Thanks for watching. Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, Lyka, and business Facebook page for more. Boom!